back again dito sa Al Montero Tutorial! Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong video na to ay para sa mga nais magpapagbook ng kanilang G-credit sa GCash. Yes! Bumabalik na po tayo. Pero at this time, marami pong nagbago. Okay, so kami po ang, ako po, bilang may-ari or bilang owner ng tinatawag natin Al Montero Tutorial. Or hindi pa na may-ari, creator ng Al Montero Tutorial. So ako po ay nakipag-collab lang sa isang negosyante kung saan pinayagan niya tayong gamitin o kung saan pinayagan niya tayong i-refer ang kanilang service na G-credit to GCash. Okay? So, yung ating service dito ay 20%. Okay, bakit 20%? Medyo mataas naman yata. Yes, talagang medyo mataas siya. Pero yung 5% po nito ay mapupunta sa ang 5% is for a cause. Pangit kasi pag sinabi natin charity. Eh. Kasi alam ko kasi once na sinabi mo na charity is an institutable... Yak-yak lang. Okay, so ayun. Pwede na po tayong mag-convert dito sa Al Montero Tutorial. Pero but this time, 20% na po. Yung 5% po na i-convert natin, yun po ay mapupunta sa ating mga kakomunidad, which is itutulong po natin ito sa nangangailangan. Okay, so ang gagawin po nito dito, medyo may process po tayo. Tamang process po ng ating GCash to G-credit. Dahil medyo mahigpit na po, kailangan talaga na magkaroon tayo ng proseso once na nagpa-convert tayo ng G-credit. Okay, sa mga nagtatanong po bakit dati mababa. Dati po kasi, meron po tayong sariling QR pero ngayon nakikipag-collab lang po tayo. Yan, okay. So sa mga nais po na magpa-convert ng kanilang G-credit to GCash, mag-comment lang po sa video na ito or tumawag lang po kayo sa description box sa number ko and pwede rin kayong mag-email sa email na ilalagay ko. So itong video na to ay hindi po sapilitan sa akin sa amin or sa akin po kayo magpa-convert dahil medyo malaki nga, but I assure you, yung 100% na we are not a scammer. Sobra-sobrang daming nai-scam. Kaya doon sa group ko na mahigit 3,000 miyembro, lagi kong sinasabi sa kanila na mag-iingat tayo sa mga scammer. Ano mang transaction ang pwedeng maganap, ipa-legit check muna natin kung kanina tayo makikipag-transact. So, ipopost po natin yan sa ating group. Then, once na na-post natin sa ating group, lalagay natin legit checking. Then, magko-comment po doon lahat ng na-process. Kung wala pong nag-comment, kung hindi pa po nakakapag- transact ng kahit sino man doon sa group ko o doon sa group namin, alam nyo na, maaaring siya scam. So, sa ngayon, bibigyan ko kayo, excuse me, sa ngayon, bibigyan ko kayo ng konting tips para maiwasan natin yung ma-scam tayo. Unang-una, tips lang po ito, hindi po ito yung 100% na maaaring gumana, bagkos ito po ay isang tips lamang. Okay, so yung unang tips natin, i-check nyo kung yung QR ba na ipapasa sa inyo is just an individual name or yung company or organization name or shop name, gano'n. So, kung ito po ay individual name, check nyo po yung profile niya. Kasi normally kasi ang mga may QR and ito, 100%, yung mga may QR po is may mga business permit. Okay? Yung mga may QR ay may business permit. So, supposedly, hindi po ito nakapangalan sa isang individual. Let's say 70%. So, yung 70% niya is nakapangalan sa institution and yung 30% is maybe nakapangalan sa individual kung yung pangalan ng kanilang business is yung pangalan nila talaga. So, kung nakapangalan sa isang individual, i-check nyo po muna yung profile niya.
Anong i-check sa profile? May mga post ba siya tungkol sa kanyang pag-convert? Meron ba siyang proof of transaction? Yung Facebook ba niya or yung page ba niya bagong gawa? Marami bang post? Marami bang nagko-comment sa kanyang Facebook page? Yan. Ayan po yung dapat nating i-consider that once tayo ay magpapakonvert sa isang hindi natin kilala dahil sobra-sobra na pong daming na i-scam. Okay! Tip number 2 natin. So, pag tip number 2, we have a group, GCredit to GCash. Ayan po. Yan. So, yung GCredit to GCash group na yan, pwede po kayong mag-post dyan. Kunyari ako, pangalan ko diba Aldrin. So, sasabihin nyo, sir, papalagi ko po si Aldrin. So, ako, bilang admin po ng group, lalagay ko doon, parajit-check po si Aldrin sa kanyang convert to GCash service. Then, aantayin nyo mag-comment doon. Okay? Pag nag-comment na, legit po yan. Yan. Saka lang kayo pwedeng mag-transact. So, hindi ko makikita kung sino yung mga scammer or hindi scammer dahil napakadaming nag-a-add sa group natin and sobrang madami, magaling silang gumawa ng mga account. And itong mga account na to, kahit mahuli silang one time, ang scammer gagawa at gagawa yan ng paraan para makapang-scam. Okay? Nasa utak na nila yan. Okay, so ang tip natin number 3 ay huwag niyong patulan yung mga mababa, sobrang baba na interest. Tapos, kunyari 1%, 2%, hindi siya pwedeng bumaba ng 2%. Alam mo kung bakit? Dahil kinukuha ni GCash ay 2% sa every transaction na magaganap. So, walang 1%, walang 2%. Kung sinabi niyang 2%, mag-ingat ka na. Okay, so tips number 4. Okay, yung tips number 4 natin, wala pong maaaring magbukas ng inyong GCredit. So kung gusto nyo magamit or ma-open yung GCredit nyo and mababa yung G-score nyo, hindi po ito ma-open. Ang maaari lang makapag-open nito ay ang GCash. Mag-message po na pwede na kayong mag-unlock ng inyong GCredit and ito po ay G-score or base. Okay? Dumedepende po ang GCash kay G-score para mabuksan ang iyong GCredit. Okay? Kaya walang sino man ang maaaring makapagbukas ng GCredit mo. Pag may nakita kayong post, nag-o-open siya ng GCredit, hindi po totoo yan, 100%. Okay, para sa number 5 tips, para tumaas ang ating G-score, ang kailangan natin is maging credible tayo sa mga, maging credible tayo sa mata ni GCash. Paano magiging credible? Okay, cash in, G-save, G-invest. Kailangan makita ni GCredit or ni GCash, makita niya na makakabayad tayo sa kinuha nating utang. Kailangan makita niya na hindi porket nag-cash in ka, counted na yon. Kasi pag nag-cash in ka tapos nilabas mo, wala din yon. Makikita din siya sa kanilang analytics kung paano mo ginagamit si GCash bilang digital money mo. Kasi kung magpapasok ka, tapos ilalabas mo din, hindi ka credible. Kasi parang kinash in mo lang ng kinash in, pero nilabas mo din at the same day, at the same time. So, ang kailangan nila is maglagay ka ng funds mo kay GCash para tumaas yung G-score mo, then huwag ka munang mag-cash out, pero gumamit ka ng load, palitan mo, parang ganun. So, more on cash in tayo, more on invest tayo. Okay, so sa ngayon, ayan lang po muna yung ating announcement. Ayan lang po muna ang ating video tutorial or tips for this day. So once again, I'm Aldrin P. Almontero. Mag-comment lang po kayo kung gusto nyo magpa-convert 20% and dadaan po tayo sa tamang proseso. So once again, I'm Aldrin P. Almontero dito sa Almontero Tutorial. Hanggang dito na lang! Bye!